What's up? What's up? Nagbabalik si Maria Basurera. Actually, kanina pa tayo dito sa bahay Kubo. Kaso nga lang, hindi ko pa kayo ginising kasi oras ng pamamahinga ng mga donya. Oras ng pamamahinga ng may pera. Pero si Maria Basurera ay nandito na sa kanyang kubo sa paligid-ligid para tanggalin yung mga tuyong kahoy. At dubli, hindi naman dubli kayod, oy, dubli rason, kasi yung mga tuyong dahoy, ay, tanay na naman, tuyong kahoy ay kukunin natin at iuuwi natin doon sa tabi ng kalsada. Kasi ito yung ginagamit ko sa pampaligo ni Bunso, pampaligo ni Apo, at sa mga dahon-dahon na herbal na ipinanggagamot natin kay ano, kay Balbon. Hindi naman ano, Dr. Kwak-kwak si Maria Basurera, kundi sabi nga nila maganda sa cholesterol at sa high pressure yung dahon ng guyabano. Kaya tuwing umaga at hapon naglalaga tayo, hindi ninyo lang nararamdaman kasi hindi ko na rin ipinaparamdam sa inyo. Ayan, kaya ang ginagawa ko ngayon, sabay linis sa mga kahoy at tuyo na mga dahon-dahon. Ikunin natin yung mga kahoy na po pwede pang ipanggatong pa. Uy, kasi sa totoo lang, ang gas ngayon ay mahal. Kulang 1,000 dito sa aming probinsya. At naisipan ko nga na mas mainam sa kuryente. Kasi sa kuryente, kung magdadagdag lang ako ng 500 sa kuryente, mas tipid pa ako sa kalangdi kuryente kaysa kalangdi gas, diba? Yun yung aking plano. Kaya, eto, namumulot tayo. Sabi ko nga, sa mayayamang tao, oras ito ng pamamahinga. Kasi time check is 2:30 pa lang ng hapon. Sipin ninyo, 2:30, lumabas tayo doon sa ano, Alongda Highway tahanan. At nagpunta na tayo dito sa bahay kubo para pulutin yung mga tuyo. At pag napapansin niyo, ayan o, medyo malinis-linis na. Ayan na yung mga nasigaan. Pag nakikita na ninyo. Kasi nga, tuyot na ang ating palaisdaan. Mamamahinga muna yung palaisdaan natin hanggat hindi tumulo ang ulan. Tama ba yung tumulo? Di ba, char? Hindi tumulo, kundi pumatak ang ulan. And, ayan, tama. Until na pumatak yung ulan para sa panibagong tubig at malagyan natin ng panibagong sinilya ng tilapia at bangus ang ating palaisdaan. Ayan, oh. Ito na yung mga napupulot natin. Nakikita nyo ba? Nakikita nyo ba? Uy, ayan, oh. O, oh, diba? Ang sitwasyon ng ating palaisdaan ay, ayan o, puro ibon. Sandali nga lang, uy. Ibaliktad ko kayo para makita ninyo yung mga ibon. Ayan. I-zoom natin pag nakita ninyo. O, oh, diba? Namamayagpag ang mga, ano ngayon? Ang mga ibon. 'Di ba? Sila ang andyan ngayon, oo. Oh, 'di ba? Kasi yung mga simisimilya ng tilapia silang nangunguha. Pero gusto ko kayong i-info na may laman pa yan, ha. May laman pang bangos. At hindi kami nawo-worry sa mga ibon na yan kasi hindi na kayang itakbo yung malalaking ano diyan. Yung malalaking bangos hindi na kaya. Ang kaya lang ng mga ibon na yan ay mga similya ng ano, tilapia. So, pag lumusong tayo dyan, tiyak makakakuha pa tayo. Pero, ilan natin sa mga susunod tayo na yan. Sa mga, ano ba, sa holiday. Para mayroon pa tayong pwedeng anihin. Diba? Ngayon ay, dito tayo. Kasi ito, plano ko ng, ay hindi, kasi mayroon tayong ano dyan. Ito, plano ko nang tanggalin ito. Makikita nyo ba yung mga tuyo? Kasi magpapalit tayo. Oh. Ayan. Mga tuyo-tuyong
kahoy dito sa gilid, tanggalin po natin para hindi sumabal. Yun yung purpose ko. Ayan. O, diba? Para malinis dito tignan sa ating bakuran. Ayan. Tapos, maya-maya, ayan. Ano ba? Putulin natin. Lagyan natin sa sako at mga bata na rin ang kukuha. Bakit ko to ginagawa? Isa pa. Ayokong maistak sa bahay na nakaupo lang. Especially at my age. Sa mga ganitong edad. Ano, pag napaupo tayo, Diyos ko, yung mga ugat-ugat natin naninigas na. Pero napapansin ko kasi pag nagsisipag ako talaga, ayun, parang nagiging healthy at maliksi ako sa lahat ng gawain. Ilalagay ko kayo rito. Tapos panoorin ninyo ako sandali. Doon, kung saan tayo kukuha ng kahoy. Ayan. Kita nyo ba? Alam nyo ba? Bago ang tahanan ninyo, ha? Bago ang istan ninyo, ha? Salamat po sa nag-abot ng walang iba. Kundi si Balbon. Salamat lang po, Ere. Hoy, gising. Anong tawag? Pinatulog ko muna kayo para makonsentrate ko yung pamumulot ng mga paglilinis. Kaso nga lang, mayroon na naman akong kakaibang ipakita sa inyo kung ano yon. Alam ba ninyo na ito yung mga namimiss ng mga nasa ibang bansa, yung paglibot-libot ba sa probinsya ba. Ayan o, nagtatanggal pa rin tayo ng kaso nga lang, may i-share ako dito sa inyo, dito sa bahay kubo, nangingitlog si Ganso at si Pato. Sandali lang, ha. Ayan. Pag nakita ninyo, ayan, may pato tayo dyan, nangingitlog, tanghaling tapat, nangingitlog sila. Ayan yun, dapat natin tanggalin makakahoy na kahoy lahat dito. Pag nakikita ninyo, oh, social sila, oh. Ayan, oh. Unat sulig to, malayaw, ah. Unat sulig to, nung mahihirap niya ito. Ayan, oh. Ah, saka may itlog native. Ay, itlog native, yes, saka ay bawal. Ayan, oh. Ayan, Shell. Anong tawag dito, native na itlog naman? Nang manok iyan. At si Ganso. Ayan. Ipapakita ni tatay na problema dito daw. Sa kita sa tatay. Kasi kanina, hindi ako kumikibo. Para hindi siya magising sana. Eh, naramdaman na naman tayo. Hindi pa eksida na naman. Pero na problema kasi ng anak na si Rabbit. Kasi kala hindi daw pinadididi. Sandali lang, iharap ko kayo. Ere daw. Inar. Ito yung ito yung medyo matapang-tapang na rabbit natin. Ayan. Ito ang mga anak. Ayan. Pigara? Ano nito? Imposible nito ito pa dududu. Kakakalwitan ko. Padududuan to ratan tayo. Automatic kasi buhay sila. Oh. Hayaan nyo lang. Ayan, anim dam. Doon lang dalawang itim. Dalawang itim. Ah, dalawang puti siyang nanay. Oh, diba? Noon ay namrumrubis ng mga si tatay kung ito'y buntis o hindi. Ngayon ay buntis. Buntis niya ng kastalaman. Ama, aanhin natin ang rabbit. Magpa. Pero ito lalaki daw. Ito buntis na naman. Pero ito salbahe talaga eh. Yung pinsan kong namasyal dito ay kinagatan. Ayan. Oh.
Ayan yung alagain na. Ito na ang magat eh. Isang, may manok na. Ito na, ay, inalak lang. Ibulos ko na. May lukasan ko na ani. Ikaw ko ng labit ko. Dadak si Inol to. Dadak. Ayan, oh, gising na ang ating host. Shout out sa mga kamag-anak niya sa Pasig. Kami miss si tatay. Ayan, oh. Kasi gising, sabi ko sa inyo. Pigatan ah. Ayan na naman ah. Libre nito, yag. Pigitan. Oh. Ayan, may pinapasikat si tatay na naman sa atin. Panibago. Ayan, no, hindi ko rin napansin. May pulang na damang ganyan. Oo. Tuturuan pa ako, sinasabi naman. Ayan, no, dwarf mango. Ayan, maliit. Bunga na. Abot na po. May suwi. No, diba? Ayan, re-remedyuhan. Kasi dati, itong mangga na to, maraming bunga sa mga naunang vlog natin doon sa kabilang channel natin. Ay, ano, kaso nga lang, ginawa ni tate, hinabunuhan, nagkalaglagan, nagkalagas pati sa nga. Ayan. Oh, dyan pa rin yung mga sibuyas natin. Ayoko muna kayong i-update kasi na nawalan ako ng, ano, doon sa sayuting malaguna ay. May almond. Matabang. Masami ni manita yun. Matabang ikanta na siya. Yung kapalibari. Sakya yung pantayang kukang po. Hinakanta mo ilay na loko ay. Ayan. Natatawa talaga ako kay tatay. Uy. Pag narandamang nandito tayo. Diyos ko. Bababat. Ang dami niyang kwento sa buhay. Ayun, nakatain kong ano-ano na naman. Kaya kanina alit ng boses ko, yun ang rason. Kung bakit maliit yung boses ko, kasi alam niya ng matanda. Pag matanda, pag naramdaman ang anak, ang dami niyang nararamdaman sakit. Pasensya na kayo mahangin. Isa na rin to kung bakit kahit na medyo mainit-init pa, umabantin ako dito sa bahay kubo. Kasi nga, ang sarap talaga ng hangin. Ba't ako tumingala? Baka may ahas dito. Baka may ahas na gagapang. Hindi naman parang patugan. So, nang kwak-kwak. Baka pag dumaraan, di ba? Tahimik lang yan. Baka nandito na agad-agad. Kaya ako na paano, napatingala. Ngayon, ang gagawin natin ay mag, ano, maglalagay sa sako, pero yung mahahaba, ilalagay. Puputulin ko muna kasi may itak na rin ako. Papakita ko na lang sa inyo kung ano yung mga pinulot natin habang nagbubunot ng damo. Kaso nga lang talagang masakit pa yung ano, yung tirik ng araw ba kahit na mahangin. Kaya ako palibot-libot lang dito sa may mga lilim. Ayan yung mga nalinisan natin doon sa palaislaan. At ayan. O, diba? Ang gagawin natin kasi napakita na ni tatay yung rabbit na bagong panganak. Sabi niya hindi pinadududo ng nanay. Sabi ko naman na imposibleng hindi niya padududuhin kasi ilang araw na buhay pa at healthy yung mga ano, rabbit. Pinakita ko sa inyo. Kaso nga lang hindi natin masyadong naipakita kasi takot din ako kay rabbit. Rabbit. O, diba? Baka tayo ay mga iskimini. Iskimini. O, diba? Damagdaman natin yung hangin. Sandali lang, ipapakita ko yung malaslas ng hangin. Kasi itong mga puno natin ay puno ng mahogani. Ayan. Sobrang lakas ng hangin. May puno tayo ng ipil, ng kamachili. But more on mahogani tayo. Ayan, o. Ayan. Diba? O. Ayan. May nyug tayo. Ayun, may kamachili pa doon. Siyempre, yung tubig ang nagpapalamig. Eh, pasensya na kayo pag maingay ang hangin. At least, natural na hangin. Hindi electric pan yung ano, nag-iingay sa atin. Kundi, di ba? Hindi naman organic. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Basta natural na hangin itong ano, dumadampi sa ating ano, balat kaya presko. Lalo na pag ikaw ay may hypertension, di ba?
Oh, at ilalapag ko kayo, tatambling kayo. Pero alam niyo, sa totoo lang proud ako kasi nabigyan ko kayo ng magandang bahay. Dalawa pa na in-sponsor pa talaga ni Balbon. Kung ano yung ano sinasabi ko, tinutukoy na bahay, itong tripod at octopus pad na talagang comfortable kayo, comfortable ako sa lahat ng gawain kung kayo ay sasama ko. Kaya ang saya-saya ko ngayon, bit-bit ko kayo, di ba? Ngayon ay hindi kayo uuga-uga. Sandali lang at mamaya ko na kayo isasama pag naitakbo na ito. Tapos na nating ano, tinagbas yung mga kahoy. Inilagay na natin. Nakikita nyo ba? Kung hindi ko nakikita. Ayan. Sako. At hihilain na natin kasi hindi rin natin ito madala doon sa kubo. Kundi, ay hindi, sa kubo ba sa bahay? Lalagay lang natin dito. Sandali. Nakadalawang sako tayo. Ayun to. Nakadalawang sako tayo. At ngayon ay balikan natin yung ating anong tawag dito? Yung basket ba natin? Payong. Wala. Ito yung mga gamit natin as usual. At ang payong ko andyan. Ewan ko kung nasisiyahan o nababagot kayo sa ating vlog ngayon. Dahil ipinapakita ko yung araw na araw kong gawain muli sa inyo. Dahil nga ang ating content ngayon ay pangangahoy ni Mariang Basurera. Kasi sa basurahan doon kay Mr. Ben hindi nagbibigay naman ng kahoy. Kundi si Bahay Kubo dito sa farm ang nagbibigay sa atin ng maraming kahoy panggatong sa pampaligo yan ni Balbon. Ngayon ay bago tayo umuwi ng bahay, siguro mag-aalas 4 na at parating na rin si ano si Bunso. Tayo ay mamitas ng ano sili. Kasi sabi nga nila, sili ay maganda sa katawan, anti-cancer. Kaya ito yung inami ko to. Anong tawag dito? Kung ano may amoy nito, kasi mamitas tayo ng sili. Uy, sandali. Kasi ibang amoy nito. May ikot-ikot kayo. Sandali. Lagay ko kayo rito, ha? Panoorin nyo ang ating pamimitas ng sili. Kita nyo ba? Ayan. Ayan. Sandali. Kita nyo ako. Alam ko mainip kayo kasi malayo kayo sa akin. At hindi ako sanay na pinapanood nyo lang na hindi nagsasalita. Kaya, anong tawag dito?
Ayan. Papakita ko, talikod kayo, talikod para makita ninyo yung kadaming sili kasi ako lang talaga naman ang namimitas. Pag walang okasyon, talagang maraming sili. Ayan o. Oh. Ayan yung mga sili. Puro hinog. Pero ang hinog ay hindi nagaanong anghang. Ito yung ano ko dito. Naobserbahan ko sa siling ito. Ayan. Kunin na natin kasi. Hey, lagyan natin sa suka. Ayan. Oh. Ayan. Ikot tayo doon sa kabila para makuha na natin lahat ng hinog. Ano pa? Oh, di ba? Naririnig nyo ba ako? Palit ng buses ko dahil ayun na nakadalawang sako tayo ng kahoy. At alam na Liz, pagod na rin si Maring Pasorera. Uy, eto. Para makuha natin at hindi gaanong ano, mahinog. Saka ko na lang kayo dalhin doon sa garden natin para hindi naman kayo maumay. Kasi matagal ko na rin kayong hindi dinala sa pamimitas ng ating sili para hindi kayo maumay. Saka ko na lang kayo dadalhin muli doon sa garden natin para hindi naman kayo magsawa dito sa farm. Iba-iba yung makita ninyo. Ngayon, matagal tayong hindi namintas ng sili kasi. Kasi nga, anong tawag dito? Para hindi kayo maumay, pero plano kong mamitas ng isang papaya para bukas. Gulay natin ba? Ito, oh. Ano natin? Kasi, ito. Tingnan ninyo. Pero, kuha tayo ng isa. Ito. Ayan, oh. Sandali lang. Kuha pa tayo isa. Ito eh. Gulay natin. Dalawa yung kinuha natin. Ito naman ay para bukas kasi madagta pa. Iano pa natin yung dagta nito. Oops, sandali. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga narabis natin. Ayan. Iniwan na natin yung itak na isa. Para ano na, bawas sa ating kargahin pa kasi maglalakad ulit tayo. Ito yung mga napikas natin. Kumuha tayo ng dalawang papaya para gulayin natin bukas at sili. Kinuha na rin natin ito kasi kailangan natin sa mga pangluto. Kailangan yan ni manugang. Ito. Diba? Ayan. Habang humihingal si Maring Pasorera at mayroon pang hininga, kakantahan ko muna kayo ng Skimini! I love you! Ano lang, bababa na lang aking busis, oy! At ulitin natin ay Skimini! Skimini! Ano? Kulot-kulot pa sa dulo. Ayan, iniimbitan ko na lang kayo kasi uwi na tayo. Pinakita ko na rin kung anong ginawa natin dito sa bahay ko po at kung ano yung hinarbis natin kahit konti. Kasi uwi na tayo. Hindi ko na ipapakita ang pag-uwi kasi nakita na ninyo kanina yung mga halahalaman. At the whole day, pinakita ko kung ano yung trabaho na naman ni Mariang Basurira para hindi kayo mauumay sa madilim na pamamasura, di ba? At naway, ang konti natin ito ay pangangahoy ni Mariang Basurira at pamimitas ng ilang tanim, di ba? Mga pwedeng pangkabuhay. Ayan, imbitan ko muna kayo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na rin para kasama ko kayo sa pamamasura at sa ano, buhay probinsya dito sa ating munting farm, munting bahay kubot, palaisdaan. At sana po'y nag-enjoy kayo sa video ito. Ang hingay ko at ang daming dumadaan kasi paahon na tayo
At naway, huwag po kayong magsawa at pipilitin ko pong mag-enjoy kayo at maibsan ang pagod ninyo sa maghapong kung anuman trabaho ninyo. Kaya mag-subscribe na rin. Huwag kalimutang pindutin ang pulang button sa inyong harapan para updated kayo palagi kung ano i-upload ay vlog at i-share ni Mariang Bosorera sa inyo. Kaya bye-bye for now. Ulit-ulit ako sa bye-bye for now. Wala si Bunso. Next vlog, babu! Oo, alam ko po. Nagpaalam na po ako sa inyo. Kaso nga lang tingnan ninyo, hindi pa ako nakabihes. Pero kita naman ninyo, si Mariang Bosorera, oy. Naka-lipstick na nangahoy. Ngayon ay nandito tayo sa aking dirty kitchen kasi dumating ng maaga yung kinahoy natin. Kaya napag-desisyonan ko na magsasaing tayo, magluluto tayo ng kanin at gulay dito sa labas. Ipapakita ko lang sa inyo. Kinahoy na natin na dalawang sako. O, diba? Dinala ni tatay na rito eh. At ngayon, nagluluto tayo sa kalan para makatikim tayo ng kanin na sinaing, tama ba? Sinaing sa sapoy. Kasi masarap yan. Habang nagsasaing tayo ng kanin, ayan, nagagayat ako ng pangbakbat. Uso sa amin dito, ang anong tawag dito? Itong pakbat na may malunggay. Ayan yung malunggay ko. Inilagay ko sa malaking kaldero. Sa likuran natin ay highway na, national highway tayo. Ito lang yung i-update ko sa inyo. Pakita ko na lang mamaya pagkainan na bago tayo mamaram. Babalik tayo rito sa dirty kitchen at papakita ko ano, okay na yung sinaing natin. Ngayon ay punta tayo sa ano, pinakbet natin. Papakita ko lang, ipapasilip bago tayo mamaram. Ito na yung pinakbet natin. Ganito ako magpakbet. Ang ano natin, ang sahog natin ay nagbago ang isip ko. Mientras na sardinas ay tinapa. Ayan, pakulo na. Kumpleto na yan. Antayin lang nating bumago. Kaya takpan mo ulit natin. Tapos na tayong magluto. Ang nanay talaga is naiiwan pagdating sa kawan, sa kusina, sa lamisa. Kumain na yung mga kasambahay natin. Nakapagbigay na rin tayo sa pamilya. Nang gulay lang yung hapunan namin. Pero papakita ko pa rin kahit tira-tira yung niluto nating gulay. Gulay natin na natira at syempre ang rice. Ayan. Hanggang umaga na yan. So, ito na muna. Kanina nakapagpaalam na tayo at ngayon ay muli tayong mamamaalam. Kita-kita na lang tayo sa susunod na video sa upload natin. Basta sana na napasaya ko kayo at natunghayan ninyo kung paano mamuhay ang isang basurera sa loob ng kahanan. Bye-bye ulit. See you tomorrow.